magandang araw po. Ngayon naman po ipakikita ko yung ibaba ng bahay namin. May mga tanim din pong gulay. Yung po ay karatig nung ano, nasa harap ng bahay. Ito pong silihan namin. Tara, samahin niyo ako. Mapapansin niyo, minsan ako nagba-vlog. Minsan yung husband ko. Palitan po kami kung sinong available sa aming dalawa. Kasi kadalasan po, busy-busy po siya sa taniman natin. At ang lagto ngayon, ngayon, nag-ano po siya, nag-tatabas-tabas ng kunan. May mga tanim po tayong agriculture po ito ng Magallanes. Bigay po ito. Basta kukuha ka lang dun sa bayan. May mga kadyos tayo. Sa Tagalog po, kadyos to. Paaga po ito. Ibig sabihin ng paaga, maaga siyang bubunga. Mga October, November. Tara, dun tayo sa loob. May mga paayap din tayo dito. Medyo malago na po. Ito po. May bunga niya. Bago-bago pa lang po siya bumubunga. Ito po yung ano. Buto yung kinakain pag medyo matigas. Pag bago, pwede pa rin natin kainin yung balat. Parang sitaw na malambot. Ito po. Tinanuman natin yung hanggang doon. Ito rin po, may interval na ano, na kadyos. Tapos, dito po, nagtanim kami ng ano, kalabasa. Yearly po, nagtatanim kami ng kalabasa. Marami pong binubunga ang kalabasa namin. Last year po, marami din sa kanumang nakaraang taon. Patatlong taon na tayo nagtatanim ng kalabasa. Yung mga binubunga ng kalabasa natin, sinishare natin sa kamag-anak at sa mga kaibigan na pumupunta dito sa amin. Yung iba naman pong kamag-anak namin, dinadala namin sa mga bahay nila. Ito po hindi masyadong malago dahil bago pa lang natanim. Pero may mga ilan-ilan na pong bulaklak, saka may buko na siya. Hindi po pwedeng linisan ang kalabasa pag ganyan kasi parang hindi siya masira. Kailangan din po ng damo ang kalabasa. Ito po siya oh. May bunga na. Mas tumatagal, mas dumadami po. Kasi beginning pa lang po ang pagbunga ng kalabasa natin. Ito naman po, kadyusan ito. Puro paaga to. Mga October, may ma-harvest na tayong bunga ng ano ng kadyos. Masarap po ito. Lagyan ng ano, lagyan ng alibangbang, bulanglang, with sibuyas, kamatis. Pwede rin pong isahog ito sa nilagang buto-buto ng baboy or baka. Parang munggo po ito. Kaiban lang, mas masarap ang lasa. Kasi press po siya. Hindi siya tuyo. Ito po siya, oh. Malagun ito. Tara, pasyalan natin. Dalawang klase po ng kadyos ang tanim natin. Meron pong pahuli. Ang pahuli po, ay bumubunga ng January hanggang March. Yun po. Kaya dire-diretso ang pagbunga natin. Pagkatapos ng ganitong paaga, meron tayong pahuli. Malawak po po. Malawak po to. Ito po yung ano, karuktong ng ating harap ng bahay.
nakaharating ng National Road. Meron din po tayong patani na tanim dito. Gumagapang na po. Bagong tanim din po ito. Parang mga isang buwan pa lang katatanim ito. Dalawang punong tanim namin. Kasi dun sa bandang ilayo ng bahay, may mga patani rin tayong tanim. Masarap po ito. Pambulang lang. Lalagyan mo lang ng kamatis. At saka masarap. Ito naman po. Sayote. Bagong tanim po rin. Kaya ano. Ito pa po oh. Ang kalabasa. May bunga. Ito pa oh. Kahit sabihin mong hindi ganong kalago, pero mapapansin mo, dahan-dahan siyang gumagapang. Nagkakaroon siya ng ugat yung mga vine niya. So, dire-diretso lang po siya. Umiikot siya. Hanggang tabi ng daan, may tanim din po kami itaw para hindi na tayo bibili iba't ibang klase po ng tanim nating gulay. Nagtatanim po kami ng mga gulay, hindi po para ibenta. Hindi po kami nagbebenta kahit gano'ng karaming bunga ng kalabasa, ng mga gulay namin, hindi kami nagbebenta. Sineshare lang po namin to sa mga may gustong maggulay at nagsasabi sa amin na gusto nilang maggulay ng iba't ibang klase ng tanim namin. Sineshare po namin yon sa dahil lang masustansya ang gulay. Hindi po namin kailangan magbenta. Dahil nabiyayaan po kami ng malawak na taniman, sineshare namin yung blessing na bunga ng mga gulay namin. Mapapansin nyo po na may bahay doon sa kabilang side na yon. Yun po ay bahay ng biyanan ko. Ang nakatira po doon ay boarders, renter. Kasi po, yung apat na magkakapatid ay may kanya-kanyang bahay na po. Kaya wala na nakatira doon. Eh, ang mahal kong biyanan po ay sumakalong bilang buhay na nung matagal na. Bagong panganak pa lang po yung bunso ko. Eh, si bunso, 15 years old na. Kaya masyado nang matagal. Sayang po kasi ang bahay ko hindi pa upahan. Pinakita po namin to sa inyo para pakita sa inyo sa ganitong simpleng buhay. Tanim lang ng tanim para hindi naman po kada punta natin ng palengke, pili tayo ng bili. Kasi ang kadyos po, ang per takal po nito na himay na 60 pesos isang ano po, isang basong mataas. Pag ikaw maghihimay, 60 pesos din po ang isang parang galon ng pineapple juice na malaki. So, mahal din po kung bibilihin. Eh, kung may tanim tayo, kakainin na lang natin. Magha-harvest tayo. Eh, favorite po ito ng mga anak ko. Kasi kahit hindi po sila lumaki ng probinsya, lumaki sila ng Manila. Sanay sila sa city from Manila to Binyan to Cavite. Pinalaki po namin sila na kahit nasa Manila, eh, simpleng buhay. Kaya madali po silang nag-adjust sa amin kung saan man kami natin ngayon. Puro pagtatanim po ang aming ginagawa sa dahil lang para sa kanila din naman po ito. Sila yung magbe-benefits pagdating ng araw. Maganda po maraming mga tanim. Hindi lang po gulay, mga puno para sa kanila pong dalawa yan. Dahil sila po yung magmamana ng lupain. So, paano po? Ganito na lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers, subscriber. At shoutout din po sa lahat ng mga viewers namin at subscriber. Hindi na po namin iisa-isahin kung sino-sino kayo. Ang masasabi ko po ay maraming salamat po ulit.
God bless po. Mabuhay po kayo. Bye-bye po.